Alright, so Jeff from IST, tuloy natin yung tutorial na ginawa ko last tutorial natin. So, yung last tutorial natin, nag-create tayo ng model layout. Ngayon, nalagay natin ng function ngayon yung ating mga models. Okay? So, kumagana. Okay. Kumagana siya. Kumagana natin yung validation. Okay? Ngayon, magkikreate tayo ng registration. Una sa lahat, gagawin natin ganito. Sa ating database, sa phpMyAdmin, sa ating database, magkikreate tayo ng bagong table sa ating DB records. Ayan. Click new. Ay, hindi, sorry. Click tayo ng, yan, table name muna. Papangalan ko siya sa TBL information. Information. Siguro, ang kanyang structure ay ito, 7 columns. Yan. Yung una para sa ID. Then 11 values ang length. Then i-primary key natin siya. Then, tapos auto increment AI, check niyo na. Next, para sa first name, by default inalala natin para wala lang error. Minsan kasi nagkaka-error yung kapag in-upload nyo sa domain and hosting nyo. Default na lang natin siya para by default, blanco talaga yung field. Gender 255 null. Tapos birth date null din. Tapos yung ating upload file na naka-null din. Save lang natin. So, yung ating structure, table structure, ready na. So, next, punta tayo sa ating PHP ngayon. Dito, nag-create na ako ng controller folder. Okay? So, dito nag-create ako ng controller folder. Dito, dito nilalagay lahat ng function ng ating PHP. So, una, mag-create tayo ng bagong file na ipapangalan ko siya sa add.page. Tapos, sa ating information page or information.php, ang gagawin lang natin is i-include lang natin yung ating file. Okay. Sabi ko lang, require once. Then, controller, yung pangalan ng folder. Then, sa loob nun, yung ating add.page. Next, sa ating add PHP, para mapagani ating PHP file, kailangan natin ang PHP syntax or tags. So, una, titingnan natin si model kung nakaset yung ating submit button. Kasi ito kapalan siya sa submit and entry. So, if iset, iset natin siya. Dollar sign post. Next, mag-create tayo ng mga variables ngayon para sa ating element. Kunin natin yung mga value niya doon sa ating input tags. So, pinaliwanag ko ito sa huli tutorial ko. Ano yung sabihin ng escape string? Oops. Then, yung entry lname. Yan. Bago muna yan. Copy-paste natin ito para mabilis lang. Copy-paste ko na nga lahat. Entry lname. Yan. Ito is B. Fname. Ito naman ay mname.
short for middle name. Yan. Tapos, para sa ating gender. Yan. Next, sa ating birthday. Bidding. Yan. Variable. Tapos, yung entry file natin. Pagkakala ko siya sa dollar sign underscore files. Dahil files yung ating kukunin. Kaya, siya ay files. Una, magkikinig tayo ng statement na if si file variable entry file name, this is yung pangalan niya, ay hindi empty or not empty. So, pag not empty, ang gagawin natin kasi optional to. Optional yung pag-upload ng file kapag nag-insert tayo. So, kapag not empty, doon papasok yung uploading file. Kapag empty, optional yung pag-upload ng file. Pero nakakapag-insert ka pa rin. So, una, dito, gawa tayo ng mga variable para sa mga original names ng file. Extension name. Ayan. Gamit tayo ng path info function. So, yun po. Ito sa ating variable orig name. Oops, sorry. Then, path info extension. Tapos pwede ko extension. Yan. Isipin nga guys. Pag sabing path info sa PHP, sabihin niyan, ito yung function na ginagamit para mag-return na information para sa file, path. So, yun. Okay? Ginagamit to, very useful to, so para kailangan natin ng breakdown kung saan natin or anong path pupunta isang component kagaya ng directory. Pangalan niya, directory name, base name, extension, and file name. So, yan. Okay? Pero bago muna tayo simula, magkikreate po tayo ng folder na ipapangalan ko sa upload folder. Dahil dyan papasok yung mga image natin or files sa loob ng upload folder. Okay? So, gamit tayo ng new file name or new file name variable na nagamitin siya ng unique ID. Ito yung unique ID sa auto-generated ng numbers para hindi nang magkaroon na maiwasan yung tinatawag nating duplication ng pangalan ng image or ng file. So, variable destination. Kapag, ito pala, kapag meron ng same file name, for example, ito yung ating file name, file 001. Yan, ganyan. Kapag meron ng ganyang pangalan niya sa directory, sa pamagitan ng new ID, unique ID, babaguhin yan. Ito yung prefix niya. Unique ID, for example, magiging 2, ganyan, underscore, file 001. So, ganyan siya. Yan yung magiging format. No? So, destination, doon sa ating upload folder. Then yung magiging pangalan ng file. Okay? So, gamit tayo ng while loop. So, while file exists, so pag may existing yung file sa destination, okay, ito ang kailangan niya gawin. Mag-create ng unique ID. Okay. So, after niya mag-create ng unique ID ngayon,
dito na papasok yung pag-upload ng file or mag-move ng file. So, pamagitan ng move, upload, file. Yung file name, yan yung destination niya. So, yung file name will be the yung variable natin na entry file. Sorry. Na temp name. Then, yung saan siya i-upload sa destination folder natin, which is yung upload folder. So, yan. So, okay na yan. Saka natin siya i-insert sa database na yan. Okay. So, ngayon, sa pamagitan ng page may admin. Sa may admin. Punta sa ating DB records. DB information. SQL. Then, click yung insert query. Copy-paste ko na lang to para mabilis lang. Copy ko dito sa ating PHP. Okay? Tanggalin ko lang yung values dahil ipre-prepared statement natin siya. Then, tanggalin ko yung mga backfix. Backfix, hindi ko kailangan yung backfix na yun. Tanggalin ko rin yung ID kasi auto-generated naman siya ng ID. Auto-increment pala. So, ilan yung ating parameters? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, ano na S? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And, S tuloy. Question mark pala. 2, 3, 5, 6. So, piniprepare lang natin muna yung ating mga value. Next. Gamit tayo ng variable statement, then connection, then prepare yung SQL. After mag-prepare, i-bind naman natin sila. So, panutulit lang to. Prepare, then after prepare, bind parameters. Then ilang string yun? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, string S. Yan. Then kunin natin yung mga variable ngayon. Variable entry. Name. Middle name. Last name. Entry gender. And birth date. Okay. So, ang kukuha naman nating variable dito, instead of yung entry file, yung new file na. Hindi yung entry file. Kasi, parang in-overwrite natin yung entry file. Ang bagong file niya ngayon is new file. Okay. Once na na-bind na yung variable, kailangan naman natin siyang i-execute. Execute. Then, close natin yung connection. Okay. Tapos, gagamit tayo ng alert para alam natin kung success ba yung pag-insert ng data. Okay. Copy-paste ko na lang yung codes natin sa alert gamit ng suite alert. And may dinagdag ako dito. So, ginawa ko na lang tinanggal ko yung okay button. Tapos, nag-set tayo ng timeout function na 1 seconds. So, pag 1 second, saka magre-refresh yung page natin. Window. Okay. Next naman, bago tayo magtapos. Dito naman, kapag if, debug natin if statement. If, not empty. Else naman, kapag empty, ang gagawin lang natin is kaka-copy-paste ko na lang itong buong code sa to. Nandito. So, tatanggay natin yung upload. Mag-option na rin yung pag-upload. Then, dito sa upload file, burahin ko na itong field name, upload file. Bawas tayo ng isa. Yan. Tanggalin ko yung file name. Yan. Para sure lang, ang gagawin natin sa file name bago mag-execute yung new file name. Is equals lang natin sa salal. Para walang value. Done. And then, same process na.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Agad kilos 3 sa 16. So, ngayon, pag na-refresh ko yung page natin, okay, then you, ano ko, Jeff Ronald G. Lumasa ganyan. Baliktad. Mail. Bugin ko na lang to. Have it general. Sa modal. Ito will be gender. Dapat gender to. Okay. Tapos birthday, for example, is 11-11-07-98. Okay. Yun. So, ito optional. Bakit naman ang kanyang input type is text. Dapat file. Kaya, ayusin natin yan sa sunod. So, pag kinik sa insert, makikita nyo, register complete. And after 1 seconds, dapat magbubura yan. No. So, yun. Hindi nangyari. Okay. May mali dito. Set time out. So, sige natin ng error. Wala naman. Anyway, refresh ko muna yung page natin. Okay. So, sa database ko, dapat lalabas yung init ko dito. Sa page. Ayan o. Ayan. Lumabas na. Yung birth date ko, bakit nalin upload to file ko? Talagang nalyan. Sa birth date, parang hindi siya nagdagdag. No. So, tingnan natin. Entry bday. So, sa ating add function, pwede yung entry bday. Entry bday. Okay. Hindi yung nag-upload, no? Birth date. Mali yung aking variable na ginamit. Dapat ito ay entry bday. Siguro baka ma-irita yun. Maningani na. Mag-winan natin. Ayan. Okay. So, yan. Yeah. Pag na-refresh ko yung page ngayon, dapat maayos na yan. Ayan. Okay. So, may konting error na ako sa JavaScript pala, no? Set time out function window 1 seconds. Tama ba naman, 1 seconds. So, try ulit natin. Okay. Okay. Female. Birth date. Example niya. Insert. 1. O yun. Nag-refresh na kagad siya. Within 1 seconds. At kung makikita nyo, pag nag-refresh yung page, ito na yung variable. Ito na yung mga input natin sa database. In-input sa page, puntang database. So, yan. Muna sa ngayon. And, I hope na may tutunan kayo. Out.